Yung mga idol, kamusta? Dimitri Bibol, matindi ang record na susungkitin. At 4 alas, tumagos ang lakas. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So malaki nga po mga idol ang kumpiyansa ng Batikang promoter na si Ed Hearn na hindi daw aabot ng 2024. Tatanghalin na pound for pound king ang bagong alaga nito na si Dimitri Bibol dahil sa malalaking opportunity daw ang nakaabang sa kanya next year. Gagawan daw talaga ni Edie Boy ng paraan para makakuha ang Russian fighter ng mga bigatin na laban na siguradong magpapatibay pa daw sa record ni Bibol sa boxing sports. At sa ngayon given na daw ang laban nito kontra sa kapwa nito kampiyon sa kanyang division si Arthur Beterbeev. Pero mukhang matatagalan pa ito mangyari mga idol dahil may mandatory challenge pa daw ang unifying champion sa first quarter ng 2023. Kaya baka sa September next year pa, mangyayari ang undisputed fight sa light heavyweight division. Kaya sa ngayon, focus daw muna si Edie Boy na ipush sa Team Canelo ang rematch kay Dimitri Bibol sa April o di kaya sa Mayo. At gusto ni Edie Hearn na maglaban daw si Bibol at Canelo sa 168 pounds. Bali sa timbang ito ng Mexicano. At dapat nakataya ang 4 na titulo sa bakbakan. Magandang laban to mga idol dahil ang parehong fighter ay may advantage o may makukuha kung sa super middleweight sila maglalaban. Maganda ito kay Canelo dahil hindi niya kailangan mag-adjust ng timbang dahil sa mismong division sila nito magharap ni Bibol. At sa Russian fighter naman, bukod sa willing ito lumaban sa 168 pounds, malaking opportunity ito sa kanyang boxing career dahil may chance ito na agawin ang pagiging undisputed ni Canelo. Dagdag pa nga ni Edie Hearn, sakaling pumayag daw ang Team Canelo sa rematch kay Bibol sa buwan ng Mayo, eh hindi daw malabong magiging 2 division undisputed world champion si Dimitri Bibol sa loob lamang ng isang taon. Pagkatapos kasi nito nalabanan si Canelo, didiretso agad ito sa laban kay Beterbeev. At lahat ng laban na to mga idol, undisputed fight lahat. Pambihirang record ang pagiging undisputed sa dalawang division. At wala pa kahit sinong nakakuha nito. At kapag sakaling masungkit ito ni Bibol mga idol, siguradong legendary status na talaga ang pangalan nito sa bakbakan. Samantala, Aegis Yerbus Noli na kumatose pagkatapos ng laban nito kay David Morrell Jr. noong Linggo, kung saan official nga po mga idol dineklara ng doktor na sumuri kay Aidos na nakakaranas daw ito ngayon ng kumatose dahil sa bleeding ng kanyang utak. Sanhi ito mga idol na matinding bugbog na inabot niya kay Morrell Jr. sa bakbakan, kung saan kinaga na lang nga siya ni Morrell Jr. papunta sa kanyang corner dahil hindi na ito makalakad na maayos. Bagamat kasabay sa kumatose ng finding sa tubong Kazakhstan, ay brutal na sinabi naman ng doktor na hindi naman ito life-threatening, pero observant pa daw siya ng 2 weeks. Tsaka daw magpapalabas ng official statement kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol, 4 alas, tumagos ang lakas. Kung saan nakakabilib nga po mga idol ang lakas ng tubong ormok. Ramdam mo talaga ang bigat ng kamao niya sa training pa lang. Partida pa mga idol, makapal ang gloves na gamit pa dito ni Alas. Pero tumagos pa talaga ang lakas nito at nasasaktan nito ang kanyang mga training body sa training camp nito sa Thailand. Ay, pagutong yan! Ano ba 'to? Ah! Ah! Ah!